Hello mga Curbs! Kamusta kayong lahat dyan? Nandito tayo ngayon sa backyard. Sinamahan ko muna saglit yung mga alaga ko para makapaglaro. Tapos mamaya, pupunta na tayo sa dental appointment ko. Last Monday, tumawag na yung clinic. Sabi na pwede na akong, or pwede na namin ipapatuloy yung appointment ko kasi palaging nakakancel mula nung nag-lockdown. Pero bago daw pumunta dun, pirmahan ko daw yung parang informed consent nila. Pirmahan ko, basahin ko, tapos i-submit ko sa kanila bago gawin yung procedure. Hindi naman, parang annual check-up lang para sa ipin ko yung gagawin. Wala naman emergency. So yun, parang ini-inform lang nila yung mga pasyente nila na kahit anong linis yung gagawin nila sa loob ng clinic, posible pa rin na ma-expose yung mga pasyente nila, yung mga clients nila, sa coronavirus. Tapos, ayun nga, may mga katanungan din doon kung nilalagnat ba yung pasyente, inuubo ba, sore throat ba, ano yung ramdaman, ilang taon, para malaman din nila yung sitwasyon. Siguro kung may mararamdaman na kahit konti, ika-cancel nila yung appointment. No? So, yun, mamaya, samahan nyo ako, punta tayo sa clinic. So, tingnan natin kung ano yung gagawin. Andito ako sa, cabana. Ayan, magulo. Kasi kaka-party lang kahapon. So, ayan mga Curbs. Alis na tayo. Ayan, super init. Open na natin yung mga bintana. Sabi, doon na lang daw ako maghintay sa car park. Tapos inform natin sila na andun na tayo. Sintayin muna natin ma-clear yan bago tayo maka parking, tapos inform natin dun sa office sa tawag ako na andito na ako sa baba. So dyan lang yung yung clinic nila, etong building na to sa taas. So dito tayo papasok mamaya. So perfect, may bakante dito tayo. Ayan, park tayo dito tapos. Tawagan natin sa taas na andito na tayo. Dito lang tayo maghihintay. Okay. Ayun mga Curbs, tinawagan na natin yung opisina sa taas. So, ang sabi, tatawag daw siya sa akin. Mga 3 to 5 minutes, bliktad pa. So, hintay lang natin, baka may pasyente pa doon sa taas. Iniiwasan nila na maraming tao na mag-aabutan doon sa loob ng clinic. So, yun. Ayun mga Curbs, tapos na yung appointment natin sa dentist. Yung deep cleaning yung ginawa sa ipin natin. So, yun. Ngayon, bibili na ako ng mouthwash na nirecommend ni
ng dentist. Pupunta tayo sa Shopper Drug Mart. Ayan. Punta lang tayong Shopper Drug Mart. Bili ng mouthwash. Natin yung traffic. Ayan mga ka-carbs, andito na ako sa bahay. Dumiretso na ako sa kwarto ko, bihis agad. So, ito lang yung pinabili sa doktor sa akin. Parang gargle lang siya. So, maganda to. After deep cleaning. Tsaka, narecommend din niya ako na magpatingin sa isang gum specialist kasi may nakita siyang problema sa gums ko. So, yun. Gastos na naman mga ka-carbs. So, after 2 to 3 weeks daw, pwede na akong tumawag daw ulit sa kanya tapos humingi ng recommendation para makapag-book ng appointment. So, yun. Pero sige lang, para naman sa kalusugan. So, yun. Kasi mahirap din magtrabaho pag may mga nararamdaman tayong sakit sa katawan. So, yun mga ka-carbs. So, sa Bisaya pa, lawas puhunan. So, ibig sabihin yung kalusugan yung puhunan. So, yun mga ka-carbs. Punta na ako sa, akit ako sa taas para makapagluto ng dinner. So, salamat sa pagsama mga ka-carbs. So, ulitin. Bye-bye! So, ito pala yung binayaran natin kanina mga ka-carbs. Ayan, umabot ng 279 ang sakit sa bangs mga ka-carbs. So, yung ginawa lang kanina is yung recall and exam diagnosis, 35 yung charge, parang service charge nila. Tapos, itong 3 radiographs, 42. Ano yan? X-ray mga ka-carbs. So, napapansin ko dito sa Canada, every time na magpa-check up, kahit annual check up or every 6 months, talagang ina-x-ray nila. Na maliban lang kung ano, buntis ka. Or may mga sakit karamdaman na bawal maano sa x-ray, mga ganun. Yun, hindi nila i-x-ray. Pero kahit sa mga bata, napapansin ko na i-x-ray talaga nila para titingnan nila kung may mga problema sa gums, ganun. Or may mga namumuong cavity, ganun daw. Tapos, yung scaling mga ka-carbs, 3 units, 171. Ito yung talaga yung bayad sa cleaning. Sa ipin ko kanina, ito yung super mahal, 171. Tapos, polishing. 1 unit, 31. Yan, sa pagpalis ng ipin. So, umabot siya ng 279. Ang mahal mga ka-carbs. Pero, sige lang. Wala tayong magagawa. Para sa kalusugan naman natin yan. No, mahirap din magtrabaho na may mararamdaman tayo ng sakit sa katawan. Di tayo makapagtrabaho ng maayos. So, yun. Yung mga nababalak na pupunta dito sa Canada, yung palagaan nyo na ipin nyo habang andyan sa Pilipinas para hindi tayo mapasubo. At least, mas mababa siguro dito pag healthy yung teeth at saka gums natin, mas mababa sa binabayaran ko ngayon. So, yun mga ka-carbs. Ingat tayo palagi. Salamat.